Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay ang dami-dami yung mga pagsubok na pinagdadaanan sa ngayon? Or kaya po mga bossing ko ay nag-iisip ka kung ano po ang mga pinaka-the best na pwede nating gawin upang sa ganon, ngayon nga pong Nobyembre mga bossing ko ay tayo maging matagumpay na sa buhay. Upang sa ganon ay kung ano man ang mga palakid na maaaring dumating po sa atin sa darating na ngayon nga pong Nobyembre mga bossing ko ay may humarang na sa mga kamalasan na yan. At puro swerte ang dumating po sa atin mga bossing. Or kaya po kung meron tayong magiging problema, ito'y pagdadaan na lang na natin at hindi po natin tatambayan. Hindi magtatagal at masusolusyonan po agad. O baka isipin po naman ninyo, bakit magkakaroon pa ng pagsubok, gagawa na ng ganito. Aba mga bossing, ako po may tanong sa inyo. Meron po ba kayong kakilala na tao na hindi nagkakaroon ng problema, na talagang walang problema? Meron po ba kayong kakilala? Nako mga bossing, baka hindi nyo lang alam. Baka itong taong ito'y magaling lang magtago at hindi nyo nakikita ang mga nangyayari sa kanila kung ano yung mga pagsubok. Lahat ng tao ay dumadaan sa mga pagsubok. Kaya lang po, dapat ang mga pagsubok na yan, masusolusyonan kaagad at hindi natin tatambayan mga bossing. Mapamamayaman, mapamahirap, may mga kanya-kanya tayong pagsubok na pinagdadaanan. Ngayon po mga bossing, kung kayo po yung naniniwala at naisyo po itong gawin mga bossing, asya mga bossing, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan niyo po ito, proven po ito na napakaswerte. Kaya kung kayo pinaniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay pangkalahatan, pantaboy ng mga kamalasan, panghatak ng swerte sa pera, mabisang proteksyon para hindi ko malasin, hindi ko mapaano, lalo na sa panahon ngayon mga bossing ko na may kalamidad na nagaganap mga bossing. Ayan, may bagyo mga bossing. Kaya kailangan meron tayong proteksyon para buong bahay po natin, buong pamilya ay maligtas at hindi po tayo mga bossing ko mapahamak. Bukod po sa pag-iingat po natin, bukod sa panalangin na humingi tayo ng gabay at huwag tayo mapahamak, subukan nyo po ito mga bossing. Proven din po ang magsindika ng kandila. Manalangin ng temtim na mula sa puso, na maligtas kayo sa anumang kapahamakan at kung ano man yung mga dumarating sa inyong pagsubok ay kaagad nyo itong malampasan. Ano po ba ito mga bossing? Kumuha po kayo ng isang kaldero na stainless or silver, yan nga po, stainless na kaldero. Lagyan ito ng tubig, buksan ang inyong kalan ng pinakamahina ang sindi. At pagkatapos mga bossing ko ay kumuha po kayo ng luya at linisang magaling. Excuse me po, ito po ay hugasan po ninyong mabuti mga bossing. At pagkatapos ay tadtadin nyo po isama na pati balat mga bossing. Kahit maliit lang pwede na po yun mga bossing, huwag kalakihan. At pagkatapos, huwag nyong tatakluban yung kaldero. Ayan, siyang kusang kumulo. Kapag kumulo na po ito na isang beses, i-off nyo na yung kalan. At pagkatapos mga bossing ko, kumuha ka ng tabo. Magbuhos ka sa harapan ng pintuan ng inyong main door. Sa labas, hindi sa loob ah. Kasi syempre, mababasa ang loob ng inyong tahanan. Doon lang po sa labas mga bossing ko ng pintuan bago pumasok ng inyong loob mga bossing. Pagkatapos po niyan, yung ilang pong bahagi, kumuha po kayo mga bossing ko ng isang tabo, tapos lagyan nyo ito ng tubig, pagkatapos kumuha ka ng basahan, basahanin ang inyo pong main door ng may luyang pinagpakuluan, pati po ang sahig po ninyo. Luya lamang, walang sangkap, luya at tubig lamang mga bossing, walang ibang sangkap. At pagkatapos sa hagdanan po ninyo, sa may kusina, sa inyo pong lamesa, sa mga cabinet, ayan. Yan po mga bossing ko, pagkasyahin po ninyo. Pagkatapos, pero pag madumi na, lagyan nyo po muli ng pinagpakuluan ng luya, pagtas lagyan ng tubig, tapos yon. Tapos may isang basong tubig na mainit na pinagpakuluan na ilalagay nyo sa ilalim ng inyo pong higaan mga bossing. Para magkaroon kayo ng mabisang proteksyon kung kayo po iinggitin ng tao, lapitin kayo ng mga toxic sa buhay po ninyo na nagpapapressure po sa inyo po mga bossing, yan po ay layuan na kayo. Kasi may mga negatibo nakakapit sa inyo, kaya lagi kayong apple of the eye din ng mga taong chismosa, pakilimera mga bossing. Ayan, at ganoon din po ang mga taong yan mga bossing, kapag mayroong mga sitwasyon na ganyan, lapitin kayo. Yan po mga bossing, yung mga taong yan,
artista ka kasi sa kanilang paningin, kaya bagay ikaw ay laging napagdidiskitahan at naiingit sila sa inyo dahil kayo nga po ay higit sa kanila. Kaya ganun po sila sa inyo, mga bossing. Kaya unawain nyo rin po sila. Pero kung ikaw nape-pressure na, kailangan nyo ng ganito para layuan kanila, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, may mga taong manalangin sa inyo ng masama, gamitan kayo ng kaliwa, hindi po ito tatalab, mga bossing. At mainam pa na magpatuyo ka ng isang maliit lamang po na luya, patuyuin nyo po ito at isiksik sa inyo pong pitaka dahil ang dulot po rin ito ay swerte. Ang luya, mentras na natutuyo, mentras po siya nagiging maswerte. Kesa po doon sa bawang naman, kailangan laging sariwa para tuloy-tuloy ang swerte. At pag natuyo naman ang bawang, itatapon nyo na. Pero ang luya, mentras natutuyo, mentras siya mas nagiging powerful. Ngayon pa, mga bossing, kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, ang luya is the best po sa lahat din, mga bossing ko, lalo na rin sa mga pagdating sa pantaboy ng kamalasan at pang-attract po ng swerte. Kung ikaw pa, mga bossing, ang dami ng perang dumating sa inyo pero parang hindi nyo nakikita kung saan ito napupunta, mainam po, mga bossing ko, na meron po kayong luya para nakukontrol ang inyong paggastos, nagiging ganyan po kayo. Ngayon po, mga bossing, kung kayo pinaniwala at naisyo po na magkaroon po ng ganito, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, proven po ito na maswerte. Kaya kung kapaniwala at naisyo po itong gawin, good luck po sa inyo po lahat.